isa, inyong tingnan ang mga bukid. Ika-24 ng Oktubre. Hindi ba sinasabi ninyo, may 4 na buwan pa at darating na ang pag-aani? Ngunit sinasabi ko sa inyo, masdan ninyo ang inyong paligid at inyong tingnan ang mga bukid na mapuputi na upang anihin. Juan Kapitulo 4 Versikulo 35. Nabubuksan sa ating harapan ang malalawak na mga teritoryo kung saan hindi pa nakapapasok ang liwanag ng katotohanan. Saan man tayo tumingin, makikita natin ang saganang ani na handa ng tipunin, ngunit walang mag-aani. Inihahandog ang mga panalangin para sa tagumpay ng katotohanan. Ano ang ibig sabihin ng inyong mga panalangin, mga kapatid? Isang tagumpay na magtataguyod at gagabay sa kanyang sarili na walang paggawa sa iyong bahagi? Kailangang magkaroon ng pagkagising, isang espiritual na pagsasaayos. Dapat na maitaas ang temperatura ng Kristiyanong kabanalan. Kailangang maglatag ng mga panukala at may sagawa ang mga ito para sa pagpapalaganap ng katotohanan sa lahat ng mga bansa sa lupa. Pinatutulog ni Satanas ang mga nag-aangking tagasunod ni Kristo, habang nangamamatay ang mga kaluluwa sa kanilang paligid, at anong dahilan ang maibibigay nila sa Panginoon para sa kanilang kapabayaan. May gawain para sa bawat isa na tumatawag sa pangalan ni Kristo. Taimtim kang tinatawagan sa tungkulin ng isang tinig mula sa kalangitan. Dinggin mo ang tinig na ito, at gumawa ka agad sa anumang lugar at sa anumang kakayahan. Bakit nakatayo kayo rito sa buong maghapon na walang ginagawa? May gawain na kailangan ninyong gampanan, isang gawaing nangangailangan ng inyong pinakamabuting kalakasan. May kinalaman ang bawat mahalagang sandali ng buhay sa tungkuling utang ninyo sa Diyos at sa inyong kapwa-tao, ngunit wala pa rin kayong ginagawa. Kinakailangang gawin ang isang dakilang gawain ng pagliligtas ng mga kaluluwa. Sangkot sa gawaing ito ang bawat anghel sa kaluwalhatian, samantalang sinasalungat naman ito ng bawat demonyo sa kadiliman. Ipinakita sa atin ni Kristo ang dakilang kahalagahan ng mga kaluluwa na anupat dumating siya sa sanlibutan na may natipong pag-ibig ng kawalang hanggan sa kanyang puso, na nag-aalok na gawing tagapagmana ang tao sa lahat ng kanyang kayamanan.